also that are without. Do not ye judge them that are within. Sabay-sabay. But them that are without, God judgeth. Therefore, put away from among yourselves that wicked person. Okay? Let's pray, Lord. Salamat sa iyong masalita, Panginoon, pag-aaralan namin. We pray, Panginoon, nasa lang yung gawang kaaway, Panginoon. We pray na medyo sensitive ito, Lord. But ito'y nasa Bible, kailangan pag-aralan at tama lang naman. Responsibly, Panginoon, na aralin namin to. Ito'y reality. But I pray na gabayin yung bawat isa, especially good, Panginoon. Ang nangyayari so sa labas, kung ano man yan, takutan, Panginoon, ma-address din namin yan sa tamang araw. I pray na kayo po'y mag-iingat, Panginoon, sa bawat isa. May malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Stephen, doon nga. Patan dyan ka. Okay lang. Walang sumbong na sumbong. Wala bang ano dito? Bantay, kami. Pwede ka ba? Ito. Si Ayeng, wala. Naimiss ko na si Ayeng nga. Tayo natin na magkaroon tayo ako. Basta tayo nilalagay yung mga bata. Pwede mong ano. Yan ang kulo man. Okay. Magandang hapon po. Tataka ako. Dito kayo eh. Pag nakikinig kang balita kasi pag ano. Yun at yun ang nasabi nila eh. Tsaka itong mga media na to talagang kakuntsaba eh. Mga headline pa lang talagang tatakutin ka sa nga matatakot. May hinuling ganyan. Ano pa? Poblasyon girl na naman para sisihin. Again, di naman tama yung ginawa niya. Kaso, hindi rin kasi tama lahat na nangyayari ngayon. So, ganun ang media. Napofocus ka sa mga bagay na walang ka. Kwenta-kwenta pag puro ka dyan nainig. Kailangan ko ng konti ito, ha? Kaya kayo, salamat yung iba sa inyo. Walang TV. Na. Itong mga to, may mga ano rin to eh. Nakakapag-load kayo, no? Kasi di nyo malalaman yung TikTok na yun. Hindi nyo, hindi nag-load eh. Ha? So anyway, ito pong again ha, medyo sensitive to kasi may kinalaman sa mga bagay na makamundo. Nabanggitan natin ito last time din. Okay? So, kaya nabanggit yung TikTok na yan. Tsaka yung inalaman sa ano kasi to. Alam nyo ba yung sex? Hindi nga natin gusto yung topic sana yan. Pero, reality yun, di ba? So, bata pa ako. Siyempre, nakikinig mo rin yan. Kasi may kita ang aso. Pangit naman, ano, di ba? Pero reality yun. Sa biology, nag-aaralan nyo. So, topic ko muna yung pinaka-basic para mamaya pag-usapan natin sa church. So, yung, yan nga, yung nabanggit ko, ginagawa yun ng mag-asawa, walang masama dyan, di ba? Lalaki, babae. Okay na okay yun. Doon nagpo-produce ng mga anak. Okay? Hindi nyo ba yun? Hindi masama yun. Normal yun sa mga animals. Especially sa tao din. So, alam nyo naman yun. From Adam and Eve, ay nag-produce sila ng mga anak. Ano yung anak nila? Nagkaroon anak, 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 anak. Hanggang sa atin. So, alam nyo yan. So, pero, saan pumapasok yung masama? Okay? So, katulad ng ilong. Saan ginagamit ang ilong? Ang amoy, di ba? Ano pa? Yung ulo. Saan ginagamit? Isip, di ba? Eh, paano pag pinumpok-pok mo yung ulo mo sa pader? Tama ba yan? Bakit? Bukod sa masakit, hindi tama, di ba? Dapat dyan, nag-iisip lang. Ang ilong, hindi ako makaisip ng kalokohan eh. Oh, hindi ako, ano. Na, ilong mo, ginawa mong, itong iba, ginagawang, ano, di ba? Christmas tree. Nakita niya ba yung ginawa ng iba? Iba naman, pinaka-plastic surgery. Oo, oh, gagawin nila doon. May procedure dyan sa YouTube eh, di ba? Ayokong mag-undergo nun. Okay na to. Ang nahirap doon, pag pina-plastic surgery mo yun, matabig lang yun.
Atakang alien. Dali, so binanggit ko lang yun, yung mga bagay na design ng Diyos, maganda yan. Okay? Pag binago-bago mo, ginamit mo sa mali, maling oras, maling tao, doon pumapangit yun. So, balik tayo sa, nasabi dyan, gusto kong tingnan lang ano yung unang ano ng fornication. Ha? First mention. Sigurado, kasi medyo nagkakaiba kami nung kilala kong preacher dito. Natin. Yan o. So, ang view kasi ni ilala kong pastor, hindi ko natawag ko na lang sa pangalang ano. Pastor Anderson. Magaling po yun. Kaso, ang ano niya dito is, tama naman, no? Ang definition niya dito is premarital sex. Ibig sabihin nun. Ibig sabihin, hindi kayo mag-asawa, nagganon na kayo. Nag-saping na kayo. Mali yun, diba? Pero pag binabasa ko sa Bible, parang ano siya, generic siya. Okay, basta hindi kayo kasal, hindi kayo mag-asawa, mali yun. Okay, anong pinagkain mo sa adultery? Pag adultery, may asawa kayo. Kahit isa doon sa inyo, may asawa. Tapos nag-saping kayo, adultery yun. Kasi mas matindi pa siyang kasalanan, diba? So, bukod sa bawal kayo, ginawa nyo, sinaktan nyo pa yung pamilya nyo, okay? Siyempre, yung other party, yung asawa mo talaga, or asawa rin niya. So, mas matindi yun kung pareho kayo may asawa, di ba? Sa Bible, pinapatay yun. Kasi nga, matindi yun eh. Magginaya ng iba yan, ang gulo ng buhay, ang gulo ng society, hindi lang bahay nyo. Pag magulo yung mga pamilya, magulo din yung society as a whole. So, kaya sa atin, naalala ko nung pakasal kami ni Ma'am Mian, daming proseso. Diba? May kukunin dito, may kukunin dyan, especially kung nasa daw yung babae. Ang tawag doon? Senomar ba yun? Senomar. Senomar, yan. So, certificate of marriage. So, yung lalaki, bahala na, ganun ba yun? Hindi. Ganun din ata. Wala na eh. Pero ngayon, record naman yan. Alam naman yan eh. Pero again, di naman sinusunod na iba yan eh. Kaya nga, ang hirap minsan pag ganito ang topic, mas meron dyan, tatawa-tawa kahit sa church. Kailala kami ganun eh. Naitindihan nyo ba? So, ang dapat lang magsama, ang alamin si Adam and Eve, sila lang. Sa bagay sila, wala silang choice. Sila lang talaga, di ba? Pero hindi rin, kahit na sa kanila, pag mali naman yun. Pero sila lang talaga. So sa atin, ganun din dapat. Tindihan nyo ba? Nag-iisip ako ng illustration eh. Sa church na lang. Okay, ibang ano yung church ha. Pero kung nga, especially kayo, salamat, andito kayo, nagtatagal kayo. No? Nagpatuloy kayo. So, for example, si DM na-train dito. Tapos, medyo natuto na siya. Tapos, lumipat siya ng church. Yan, sa Banaba. Mari lang. Tama ba yun? Kasi malaki yung building nila. May problema ba doon? Yan. So, that may loyalty ka, di ba? So, again, sa pabaho. Sa pabaho nga, minsan may ganun din. Di ba? Siyempre, dito ka-training. Dito kayo nalaga ng manager, di ba? Pinaseldo ka, tapos lilipat ka lang ng iba. Ngayon, sa trabaho, okay lang yun. Why? Kasi nga, hindi natin gustong ilimit yung tao, di ba? Pero may kanya-kanyang incentive na lang yan, di ba? Sa trabaho yun, ha? Kasi ano lang yan, di naman yung personal yung trabaho, di ba? Kaya nga, walang personalan, ha? Trabaho lang. Kaya nga may ganun tayong ano, eh. Profession lang yan, eh. So, pero still, gusto mo may loyalty kasi nga yung mga, alam mo na, attachment yan, yung ganun yung magkaibigan. Pero yung mga, yung pangit na maghiwalay talaga, yun na, pinaka yung mag-asawa. Okay? Magkaibigan, pwede mong palitan yung kaibigan mo. Pwede rin maganda, di ba? Kasi hindi naman kailangan eh. Pero mag-asawa, di mo dapat palitan. At yung ginagawang pinaka-bagay nga ng mag-asawa, na talagang sinabi ng Panginoon, sabi natin, tingnan mo natin si Genesis. Ang Panginoon nagsabi nito. Genesis 2. Ano ba yan?
Ito yung sinabi niya sa lalaki at sa babae. Okay, so sabi dyan, therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife. Unang kasal to, diba? And they shall be one flesh. Okay, lalaki, babae, nagsama, nagdikit ba sila? Hindi naman eh, naihiwalay pa rin naman, diba? Pero ang sabi dito, cleave, bukod sa cleave, one flesh na. Pag sinag-usapan, laman, eh, maganda, ano yan, importante yan, di ba? Pero pag nagsama na pala yung lalaki at babae, ang tingin ng Diyos doon, isa na sila. Okay? Hindi ko na tingnan yung sinabi ni Jesus, pero sinabi, inulit po ni Jesus yan. Amen? So ngayon, pag isang flesh na sila, ano mangyayari sa isang flesh pag pinaghiwalay mo? Pangit na, di ba? Sira na. Hindi basta-basta ibabalik yan. So, ganun din ang marriage. Napaka-importante niyan. Kaya, hindi ko siguro tatanungin sa inyo. Kasi iba sa inyo, hindi ko alam yung buhay niyo, di ba? Pero alam ko nung iba dito, may asawa yung magulang niyo, di ba? Tapos, iwalay, ganyan-ganyan. Masaya ba yon pag ganun? Siyempre, hindi. Ngayon, sa case ni Brad, wala naman siya. Hindi yun, ano, di ba? Hindi yun, walang kasalanan si Ate Maribig. Kasi sabi sa Bible, till death do us part. So pag nawala na yung asawa mo, legal na po yun. Okay na mag-asawa ulit. Okay? Ngayon, so ano ngayon yung fornication? Ito yung parang kabaligtaran, yung panira. Sinisira ng tao yung design ng Diyos. Na napakaganda, binigyan tayo ng Diyos ng ganun eh. Nai-enjoy yun, di ba? Masaya yun. Pero responsibility rin. Pamilya, masarap magka-pamilya. Masaya. Pero sinisira nito isang bagay na to. Okay? Kasi ganito yan. Enjoyable din tong bagay na to. Yun yun eh. So kaya parang nabanggit ko kanina yung sa trabaho, syempre ang isip mo pera. So again, walang problema sana dun. Pero yung iba rin, minsan nakakasira din yun eh. Pansin mo na, may kasama ka sa trabaho, tapos, mayamanin natin itong kumpanya natin, ha? Sumunod naman yun, doon sa kabila. Parang, kahit pa paano, may ano tayo na tampo ba? Na sama-sama tayo dito, tapos teamwork pa yan, team building pa yan, bandang huli. Personal lang pala yung inaano mo. Ay, lalo sa mga work, parang ganyanan din yan. So, punta tayo sa kanina, ano po yung station kanina, kaibigan. Pero sa mag-asawa, dapat wala nang ganun, okay? Na, o ngayon, dati, ikaw ang ano ko, ngayon, iba naman. Tama ba yun? Usong-usa yan sa mga pinapanood nyo, di ba? Kaya, sana hindi tayo lovers ng mga GMA. Puro kasalanan doon, okay? Mas doon, hindi ko na kailangan lumayo. Doon tayo, kapit-bahay ko lang eh. Diba? Kaya nakikita kayong ganun. Kaya nga isa sa mga importante sa church, kaya dinadala namin kayo dito. Amen? Nagkaroon tayo ng place dito na hindi pwedeng sabihin na ayaw mo sa kasalanan tapos andiyan ka pa rin. Eh kapitbahay namin yung kahit nanay, tatay mo pa yan. Diba? Dinadala kayo sa church, wala kayong pwedeng sabihin sa Diyos, wala eh. Ganun talaga kami. Hindi pwedeng sabihin sa Diyos yun. Pag naligtas ka, nakausap ka na niya, nag-provide pa ng church, tapos, siyempre may ibang perspective. Hindi yung laging nakikita mo lang gano'n, tapos gano'n ka na rin. Okay, gusto, yun lang gusto ko sabihin. So, kaya meron ding church. Kaya ngayon, so ulitin natin, fornication, ibig sabihin, hindi kayo mag-asawa, nag-isipin kayo. Nagsasama kayo, hindi tama yun. So, sino ditong babae gusto nyo? Maglaki nyo, ano kayo? Nabanggit natin last time, yung pokpok. Alam nyo yung pokpok? Prostitute. Sino may gusto nun? Wala. Ito, mga fresh pa kayo. Alam nyo yan. Pero pag lumalaki na kayo, na-poison yung utak nyo, yan nga, yung TikTok, nakikita nyo, di ba? Ano ba yan? Una, palandi-landi lang yan. Pakit lang yan, umpisa eh. Pag hindi na kontento yan, gusto nilang kumita, at tanongin nila kung anong gusto nung mga nanonood, di ba? Sa bagay ngayon nga, libre nga yan eh.
So yung mga dito, wala na mo, ano pa ba mga ano dito ngayon? Mga club-club. So ganun yan. So pag hindi na kontento, mapapabayad na, and then, padumi ka na ng padumi, mga babae. Ganun din yung mga lalaki, syempre. So sana naintindihan nyo yung ano dapat yung, kaya kapag kinakasal naman, sino nakatid ng kasal dito? Nakatid ka ng kasal? Sino kinasal? Ah, ikaw, man. Ikaw, kasi sino kinasal? Sa probinsya. Probinsya, Chelsea. Hindi ka pa natin ng kasal? Maganda rin yan eh. Pag naririnig nyo ah, sa amin kasi ganun. So medyo konti lang yung audience. May iyakan nga pag Christian wedding, ganun yan eh. Sa amin may may speech pa yung ano eh. Anyway, ang isasabi ni Pastor doon, Pastor, binabasa siya eh. So ang kasal ay dapat, ninay, ginagawa na dapat, ito ay kagalang-galang, okay? Kaya ngayon, may mga kinakasal ngayon, nagsasayawan, sinaulo yung mga yun eh. Nakita niyo ba yun? Wala nang pakialam sa kasal eh, kasi nga, hindi na natuto, hindi na natutunan, hindi sila naturo. Kaya yung kasal, nakita mo ng formal na formal, from the, alam mo na, kasuotan, nasa Bible din yun, di ba? Alam niyo yung kwento. Mali yung kasuotan niya, tinapon siya eh. Parable lang yun, ha? Magkatala ito sa ibang pagkakataon yun. Pero, importante yung suot. Ito, ganun din yung buhok. Ano pa? Lahat, walang maingay doon. Ano pa? Walang, yung bida lang doon. Yung, syempre, yung seremonya, yung mag-aasawa. And then, syempre, medyo yung mag-solemnize, di ba? Yung pastor. Galang-galang kasi nga, pag baliwala na yung kasal pag binabastos na natin. Diba? Kaya yung iba nga, ganun. Parang ganun. Buntis na, diba? Ganun yung mga ano ngayon. Kaya pinakasal lang kasi buntis na. Ganyan. Ay, kinig ba? Mga bata, ito si Jason. Malaki na rin. Manginig kayo, ha? So, hindi gusto ng Diyos yun. So, again, di natin sinabing wala ka ng pag-asa kung ganun. Pero, yun ang gusto ng Diyos. Yun ang design. Amen? Kaya nga dito, naalala nyo yung first, yung fourth chapter, ang topic dito, syempre, inaayos ni Paul yung mga problema ng church. Okay? So, yun nga, nagpapayabangan, di ba? Nung umuna, ganun lang. So, medyo sa five, medyo nag-change topic. Pero may kinalaman pa rin ito sa church kasi kung paano i-handle ngayon ng church yun. So, kung mayroong nag-fornication dyan, okay? Ano natin, si DM, huwag naman, ano natin lang ha, si DM. Bagay, lalaki to, pero ganun pa rin. Sabi sa Bible, hindi tama yon, amen? So, alam nyo may last time dito, may mga mag-boyfriend-boyfriend, di ba? So, ano pa natin dinil, sabi ko, huwag muna kayong, syempre, obvious naman na yun eh, kaya kinausap ko rin yun, eh, pinag-pray nga natin yun, di ba? So, ang rule natin, ganito ha, kunwari, si DM, baka gusto na mag-girlfriend, kunwari. So, anong dapat gawin? Tandaan nyo ito, mga bata. Itong rule natin, ha? Huwag yung babastasin din. Kung gusto yung mag-asawa, nasa edad ka naman, ha? Di mag-asawa ka na. Okay? Bawal sa atin yung live-in, hindi tawag. Diba? Alam nyo naman yun. So, why? Mga mabait naman itong mga ito. Pero nga, posibleng ano yan eh. At least alam nyo, na, nagtatanong ibang tao, okay ba sa inyo yung ganyan? So, hindi sa atin, okay, live-in. Ano yung live-in? Hindi na mag-asawa, nag-asama. May gumagawa ba nun? O, syempre, ba't nila ginagawa? Yan, tanong. Hindi na turuan, papasarap lang, di ba? O, iba naman ngayon, modern, tawag dito, reason nila, excuse. Nila, sabihin, sinusubukan muna namin dalawa. Tine-test lang. Ang pinakabobo doon, yung babae, di ba? Pero, mali yun. Amen? Hindi pinapractice yan. So, pag commitment nga, kaya napag-usapan yung kasal eh. Kaya sabihin doon, oh, mag-asama kayo, till death do us part. Wala nang hiwalayan. Saksi, ang mga taong to, ang Diyos, at ang batas nga eh. Okay?
So, sa mga lugar na, of course, lumalayo na sila sa Diyos, tsaka sa culture, kahit nga ibang di Kristiyano, ginagalang nila yan. Alam nyo ba yun? Muslim, loko-loko yun, apat eh. Baliwala na rin yun. Parang patawa yun. Baliwala yung kasal ng mga Muslim na yan. Yan, so ngayon, anong gagawin ng church? Pumunta tayo sa church, ngayon. Pag mayroong gumagawa ng ganun, live in. So, ang rule nga natin, ganito. Nasa edad naman kayo, ibigyan kayo ng, ibigyan kayo ng tanning. Okay, ganito lang yan. Kasi magpakasal kayo, ibigyan namin kayo ng, iba, 7 days lang eh. So, sa ating kahit one month. Okay, kunwari, again, yung mga bagong bisita, for example, wala naman tayong magagawa doon. Okay, umatid lang sila. Pero kung gusto nyo maging member ng church na to, magtagal, hindi pwede yan. Okay? So, ang gagawin natin is, yun nga, gusto nyo magpakasal, pakasal na kayo. Okay, yung magpakasal, for whatever reason, maghiwalay muna kayo. Pwede pa rin kayo sa church, di ba? Kung ayaw nyo magpakasal, ayaw nyo maghiwalay, gusto nyo pa rin mag-live in, hindi pwede yun. Umalis na kayo sa church. Hindi namin kayo kailangan dito. Amen? Actually, mahihiya na rin naman yan eh. Sa preaching pa lang natin, di ba? Pero sa para lang alam natin. Yun ang rule natin. Amen? Ngayon, punta na tayo ulit dito. Hindi tayo makapag-umpisa eh. Ang daming introduction. Kasi itong nangyari dito, mas malala pa. Okay? Bigyan muna ng ano ulit ha. Yung Corinthian daw. Parang ano daw yan. Parang Las Vegas yan na Hollywood na pinagsama. Ayun, sabi-sabi. Lahat ng fornication nandiyan, kasalanan. E kaso may mga naligtas. So, paano yun? Ha? So, iiwanan ba lahat nila ng kasalanan nila para naligtas? Kami? Kailangan ko bang iwanan lahat ng kasalanan mo para maligtas ka? Ako na sa langit. Dapat. Okay. Pero kailangan ba yun? Requirement ba yun? Ayan. Okay, kuha nyo na. So, kaya nga ina-accept sa church. Pero, bago ko tumagal, tinuturuan ka ng tama, hindi nang pwedeng patuloy ka dyan. Nakikita ng ibang tao yan. Lalo nga yan, pag-aasawa, di ba? Aalis kayo dyan, kayo magkasabay. Magkasama ba yun? Hindi pwede yun, okay? Kaya, mali hindi pwede sa church yun. Ngayon, sa Corinthians nga, uso pala yung ganun. Sinasabi nila. Pero, ito, nilagpasan pa. Yung mga Gentiles, ganun, wala silang pakialam, hindi nila kilala ang Diyos. Kaya kahit ilan ang asawa nila, okay lang sa kanila. Okay? So, hindi again tama yun, ha? Pero nung mga naging Kristiyano, itong mga to, tinuruan doon sila. Kung ano tinuturo namin sa inyo ngayon, yun din. Masama yan, hindi tama yan. Okay? Kaya, ang malala nito, merong isang tao sa kanila, diba? Parang sa church din natin, minsan may mga ganun, eh, may... Ayan, matino kayo ngayon lahat. Pero yung iba dyan, nag-iisip ng ano-ano. Yung pala, backslider na sa puso. Diba? Kaya mga bata, kayo ano ngayon ha? Bida ngayon. Sana hindi kayo ganun. Amen? Kaya pag lahat ng ano, kailangan nyong gawin para maglingkod sa Diyos, maging kasiya-siya sa Diyos, gawin nyo na. Yan, pag-attend pa lang na yan, yan, maayos ang pananamit. Kasama lahat yan. Lahat ng natutunan nyo na, gawin nyo na. Kasi pag lumalayo kasi dyan, hindi kayo sumusunod, pero dito pa rin kayo, ano nangyayari? Sa puso nyo, backslider ka na, yung tawag dun. So sa panahon nila, may talagang matindi pala to. So anong ginawa niya? Mag-usapan na natin. Una, balitaan ni Paul, kasi nga alam niyo mga Kristiyano, sensitive yan sa kasalanan, di ba? So siguro may nagsabi sa kanya, Paul, alam mo ba dyan sa Corinthians? Mayroong isang loko-loko dyan. Anong ginagawa? Yun nga, nag-fornicate, hindi niya asawa. Pero ang malala nito, sabi dito, as fornication as it not so much as name among the Gentiles. Sa Tagalog, yung klase ng fornication na ginagawa niya, ni hindi nga ginagawa ng ibang Gentiles. Gusto mo mas malala. Ano daw yun? That one should have his father's wife. So, hindi niya po nanay ito, ha? Iba sabi, parang gano'n, parang nanay niya. Pero, pag tinignan mo dito, hindi naman. Ibig sabihin lang nito, for example kasi, na namatay yung nanay mo, for example, nag-asawa yung tatay mo, di ba? Legal na yun, eh.
siguro, kumuha ng bata, ganyan. Diba? So, ano nangyari? Yung asawa ng tatay niya, yun ang, or namatay din yung tatay niya. Pwedeng ganun, hindi naman sinabing ganun. So, malamang naman siguro, patay yung tatay niya, diba? Pero hindi pa rin tama yun. Okay? Kasi tatay na, asawa na ng tatay niya yun, diba? Kumuha na iba. So, yun ang nangyari. Medyo malala, diba? May kilala ba yung ganyan? Sa ako, wala pa naman akong kilala sa, so far, ha? So, igalang nyo naman yung tatay nyo, nanay nyo, magganon. So, pero may narinig ako yan, may gumagawa nga yan. Yung iba naman, magkapatid nga eh. Diba? Yung mga usapang ganon eh. Dati sabi, biru-biru lang. Pero nangyayari din yun. Para si Jacob, diba? Kaya ginagawang katatawanan nyo na iba eh, si Jacob. So, mali. Okay, so gano'n ka... Sana naano ko sa inyo gano'ng kalala to. Okay? Hindi laruan yan. Ang dami-dami dyan. Hindi mo ilagay yung sarili mo sa tama. Okay? So, pag-usapan natin yung mga ibang ano pa. Medyo again sensitive to. Pero, para alam nyo rin. Ano pa yung mga hindi nyo dapat asawahin? According kay Moses. According sa batas, ha? Introduce na lang din natin. Alam nyo, sa batas, kahit sa atin ngayon, bawal mong asawahin yung kapatid mo. Pwede ba yon? Bawal. Okay? Sino pa? Pinsan, buo, hindi pwede. Second cousin, hindi pa rin, di ba? So, third, pwede na. So, hindi pwede yung tita mo, hindi pwede. Tito mo, hindi pwede yun. Lolo, obviously, hindi yun. Asa, tatay mo, nanay mo, bawal. Natawa kayo kasi, alam mo, hindi naman dapat, hindi talaga pa yung mga siraulong gumagawa nun. So, ano nangyari? Yung mga, napanadistipin yan eh, di ba? Yung mga hari-hari. Yung mga hari, reyna, ayaw nilang lumabas yung kanilang kapangyarihan. So, gagawin nila, asawahin nila. Eh, minsan, di sila binibigyan ng Diyos ng asa. Mabuti naman. Hindi sila pinapa, ano, hindi nagkakaanak yung iba. At pag nagkaanak, abnormal. So, kasi nga, sinabi sa Bible yun, masama yan. Huwag niyong gagawin yan. Hindi yun sinabi para ano lang. Meron daw palang ano dun, nakakalimutan yung term. Pero, yung gene pool nyo, hindi nagiging maganda. Pag magkapatid kayo, nag-asawa kayo, yung ano nyo, yung dugo nyo, hindi compatible yan. Kailangan nyo ng fresh na medyo malayong tao nga, hindi mo kamag-anak. Okay? So, mayroon tayo Old Testament, sa science. Kaya kayo, sana, convinced na tayo hindi natin gagawin yan. Amen? Pero may gumawa. Kaya ngayon, ang sama nito. Ang sama ng lagay nila. At, nadamay na yung church. Kasi ganito. Kaya sabi dito. Sa verse 2, si Paul, kinakausap yung mga church member. Especially yung mga elder. Okay? Sabi niya, you are puffed up. Nilipat niya yung sisi, no? Sa mga elder. And have not rather mourned that he that hath done this deed might be taken away from among you. Sa Tagalog, ang yabang nyo naman. Parang sa halip na kayo yung magluksa, ano yung magluksa? Dapat, iba ko na, katulad kunwari lang ha, si Jana, nabuti sa umaga. Siyempre, anong mangyayari? Kunwari lang ha. Anong mangyayari? Iyakan yan. Una, yung magulang niya, siyempre, tatay niya, nanay niya. Anong nangyayari sa'yo, Jana? Hindi mo naman. Tayo din, ganun. Ano tayo, maikiyak tayo kina Brad. Ano nangyari? Kasi backslider kasi. Ganun yan eh. So, dapat ganun ang tama, malungkot ka. At hindi lang sapat yung malungkot ka, sabi dito, dapat pag may gumawa niyan, anong dapat mong gawin niyan? Patalsikin niya, tiwalag yan, si Raul yan. Tiwalag. Para makita ng mga iba na yung mali pala yung ginawa ni kuya, ni ate. Okay? Mga batang to, makikita nila yan. Pero itong mga elder, hindi naman, okay lang yan. Ganun, kaya nagalit si Paul ngayon. Okay? So, explain natin itong bagay na to. Kaya sabi dito, for I verily, as absent in the body, but present in the spirit, have judged already. So, masama ba magusga? Depende. Kung tama, di ba? Kung tama yung judgment. So, kaya sinasabi ni Paul, siya nga mismo nagusga na
At nabalitaan niya, ano nangyari, ano yung details, sabi niya, hinusgaan niya na dapat doon tinitiwalag. Napatalsik. Okay? As though I was present concerning him that has done this thing, this deed. In the name of our Lord Jesus Christ, when we are gathered together in my spirit with the power of our Lord Jesus Christ to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus Christ. So, explain natin ha. So, ganito daw pala yun. Bakit may titiwalag? Okay, yung mga nabanggit natin sa inyo, yung mga ibang churches, tsaka yung ibang tamang church din, kaso alam mo na, parang ganito, puff up, mayabang. Ayokong alisin dito yan, member na yan. Kunwari, si yung artista dyan. Si Piolo. Ilan ba sa ako ni Piolo? Hindi ko alam eh. Wala. Bading ba yun? Pero may anak, di ba? Di ba? Ayan. Ayan. Ayan, di maganda influensya itong mga ito eh. So, anong dapat gawin? Ngayon itong mga church na ito, yun nga, hindi sila nidisiplina, hindi sila nag-preach against sa mga ganyan, kasi nga, gusto rin nila eh. Ganun lang yun eh. Kaya, anong dapat gawin? Yun nga, itiwalag. Pero may gusto tayong explain dito kasi sabi dito, yung pagtiwalag pala sa kanya, ano, is equivalent to deliver such as one. Kaya may mga sinabihan na tayo dito, huwag na muna umatend, ha? Yung mga kulit. Diba? Sinabihan tayo dito kasi hindi mo alam kung anong standing nun. Talagang matigas ang ulo, matigas ang puso. Nice. Wala nang sumbong, wala nang sumbong. Okay, o tama na. Yan sabong. May mga bata rin, may mga tao na hindi, parang hindi sila para sa church, okay? At hindi natin kaya, aminin natin gano'n. Obviously, nabagin natin yung mga talagang bawal dito, yung mga bakla, ganyan. Pero yung iba rin, kahit gusto natin sila dito, tulungan, at the moment, hindi nila, hindi sila pa dito. Okay, pwede naman sila sa ibang church eh. Ligtas sila talaga, di ba? So, pero sabi dito, especially yung mga ligtas na tao, ligtas to, kunwari si Madeng. Bata pa naman to eh, kunwari lang. Pag pinaalis ka sa church, okay lang ba sa'yo? Masama, di pa nakakahiya, di ba? So, hindi natin gagawin sana yun. Pero, pag nagloko-loko ka, kinagawa yun. Kasi, parang di gumaya yung iba. Okay? Pero, pag ligtas pala si Madeng daw, ano sabi? Pag tinanggal siya sa church, ligtas pa rin ba siya? Nawawala mo yung kaligtasan, hindi naman eh. Pero sabi dito, kaya siya tinitiwala, kaya siya dinidisiplina, yung palang term dito, church discipline. Pinapaalis ka muna sa church. Kasi kailangan, para matuto ka, kaya sabi dito, for the destruction of the flesh, ibig sabihin, para parusahan ka. Kahaya, sige, antigas ng ulo mo, wala kang takot sa Diyos, wala kang takot sa kalaban ng Diyos, sige, huwag ka muna sa church, tingnan ko ano mangyari sa'yo. Parang gano'n sinasabi ni Paul. Ano mangyari? Di ba pag nasa church ka kasi protektado kayo sa panalangin, sa advice. Di ba? Na-obserbahan ka. Na-advise ka dyan. Pag nasa church ka, kaya napaganda sa church, huwag kayong aalis kung matalino kayo. Di ba? Pero ito, sobrang loko-loko na, pinaalis na. At ano daw mangyari, ano pwede mangyari sa kanya? Yari siya sa kalaban. Okay? So, yayariin siya sigurado ng kalaban. Pero, ligtas pa rin naman siya. Kaya, hindi kasalanan ng church yun. Okay? Ngayon, ito yung problema. Yung iba, hindi na bumabalik. Anong gusto natin? Hindi na sila bumalik? Ganun ba yun? Pag ligtas ha, tiniwalag natin. Gusto ko, hindi ka na bumalik. Ganun ba yun? Hindi. Pag ligtas yan, dapat yan sa church. Pero, dahil tinitiwalag, kasi nga, sobrang loko, loko-loko, hindi sumusunod. Para daw, ano lang siya, maparusahan. Parang ganun. Kasi may mga nagkukwento niyan, sila may tinawalag. Eh, gustong-gusto niya sa church. Kasi ligtas naman eh. Kaso, yun nga, nagkasala eh. Didisiplina. So ngayon, para siyang every service, sana isa sa church, pero hindi siya pwede sa church. Imagine mo yun. Namimiss mo yung mga kaibigan mo, yung church mismo, syempre.
Ay, loko-loko ka. Inagbawalan ka. So, nangyayari daw doon is, natututo ka. I mean, kaya nga discipline. Okay? Sino sa inyo dinidisiplina dito? Napalo ka ba? Ikaw? 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 Yan ang problema sa'yo eh. Hindi. Pray natin yung mga magulang mo. Sabihin mo, Tay, wag mo kung ano, paluin mo naman ako minsan. Pag makulit ako, ha? Gusto mo yan? Weh. Ah, sige. Naniniwala muna ako sa'yo, ha? For the sake of time. Pero kung ano, dapat pinapalo tayo, kayo pala. So, ganun din dito ngayon sa aming mga malaki. Paano pala yung mga malaki na? Sa amin, na ano pa rin kami, ibig sabihin, pinagsasabihan ko na, may kaibigan kami, ginawa kang mali. Dapat pagsabihan mo yun, yun ang equivalent doon. Amen? May mga pastor ngayon, kami nag-usap kami. May maling ginawa. Mali ba yun? Nag-usap din. Pero kasi mga pastor, sensitive na yan eh. Sana hindi oversensitive. Pero, konting sabi lang dyan, ano na yun. Nag-a-adjust na dapat. Okay, so ngayon, babalik tayo dito. So, sabi nga, judgment ngayon ni Paul, dapat to tiniwalag nyo na, hindi nyo tiniwalag. Kaya sabi niya, your glorying is not good. Ginagawa po to, nabanggit nga sa inyo yung mga bangla, di ba, sa VCM, Victory, ganun nga, may ministry sila pa sa mga bading. Parang ano sila, di ba, parang accepted sila dito para hindi sila umalis sa Diyos. Kaya gawin natin, bubula-bulahin natin sa tanggap ka namin dito. Obviously, maling-mali yun ha, sa mga bakla. Ngayon, alis na tayo sa mga bakla. Yung mga ano lang, nagkasala, ganyan. Anong dapat mong gawin doon? Depende sa kasalanan. Amen? So, iba dito, makulit lang naman. Eh, bata pa naman yan. So, okay na yung magsabihan lang. Okay? Eh, paano pag nagsira ng ano? Katulad ng sinabihan natin, may sinira. Oh, matindi yung nga sa pagsasabi doon, di ba? Alam, hoy! Sasabihan mo yun. Okay? Nagmura. Sasabihan mo rin, di ba? Ngayon, yung mga sumbong bata kasi, hindi ko muna gustong nagsusumbong-sumbong. Pero ganun din, sabihan lang, okay na yan. Eh, paano ko nagnakaw? Naku, matindi yun. Eh, ganun sa amin, tiniwalag, syempre. Delikado yun, eh. Napatunayan, basta napatunayan. So, ganun yun. So, bakit again yung iba ayaw alisin? Kasi nga, okay lang yan, tanggap ka namin kasi mabait kami. Yun yun. Kasi sabi ni Paul dito na, nag-glory kayo, that's not good. That's not good. Kasi pag sinabi ng salita ng Diyos, mali nga yan, para sa kalahatan, pangkalahatan, para sa mga bata, malaman nilang mali yun. Siyempre, pag ikaw yung mag-judges ko na, kayo yung pastor, talagang may masasabi sa'yo yan. Kaya nga, may nababalitaan din ako doon kung saan-saan. Yun, nag-away yun, iba, bandang huli. Eh, nagkasala yung anak niya. Eh, gustong disiplinahin. Kinakausap na nga na maayos. Eh, tinagtanggol pa ng magulang. So, ang hirap maging pastor din eh. Yung ano, ari, si Brad, ano si Jana, Cornegate, kailangan tiwalag natin yan. Anak ko yun eh, titiwalag mo. Hirap. Hirap doon sa pastor. Okay? Kaya nga inag-uusapan natin to. Pag ginawa niya sa anak mo, ginawa niya yun, bahala siya. Ganun dapat ang ginawa nun. Kaya bandang huli sila, lahat sila, na gano'n na. Nakakalungkot. Sira. Kahit masabihin na mayaman kami, yaman, si Digong, mayaman din yun eh. Okay? Hindi nakakatawa yun sa mga Kristiyano. Amen? Okay. Tayo nakakalayo, ah. So, ganun yun, ah. Huwag kayong mayabang. Pag kailangan disiplinahin, kahit sino pa yan. Ano mo, hayaan mo yung judgment sa Diyos. Hayaan mo sa pastor yun, mahirap sa kanya yun. Minsan din, ganun, kaibigan. Uso rin yan, nabanggit ko last time. Kilala natin, ganun. Hindi ko na rin, kaya kinamusta ko rin yun, eh. Kaya, paano yung mga kaibigan ito? Yung bandang uli, umalis nga rin. Nakakalungkot, di naman kailangan. Pag ganun, pagkatiwala mo sa Diyos yun. Kung mali man siya, nag-stick ka sa church, pwede mo naman yung kaibiganin din. Pero ngayon, ganito ha, pag tiniwalag yung kaibigan nyo, kung hindi man yan, dapat wala kayong fellowship doon. Ito yung mahirap na naman i-discuss, no?
Paano yun? Anak mo yun eh. Pero spiritual, wala kang ugnayan dyan. Bawal yan. Okay? Kaibigan mo, huwag mong, ay pupunta ko nga, natiwalag yung kaibigan. Kaya nga, tiniwalag eh. Dapat walang, walang communication, parang binastos mo rin yung judgment sa kanya, ng church. Ay, kaibigan mo talaga eh. Dapat pinagsabihan mo dati, di ba? So dyan, ang dami na isira dyan, kasi nga, well, tao-tao eh. So salamat nga si Salim, di ba, dito. Diba, hindi natin tiniwalag siya, tiniwalag naman natin yun. Iwalag na yun. Automatic naman eh. Diba? Magagalit pala sila sa akin. Anong gagawin ko? Amen? Salamat nga yan si Bad. Okay naman yan eh. Eh kunwari si... Wala na ito. Mga pamipamilya rin to eh. Mahirap po yan. Pero kailangan. Amen? Kaya sabi dyan, know ye not. Ito yung sabi ko kanina. Know ye not. O, bakit kailangan i-alisin? Hindi mo ba alam? A little leaven leaveneth the whole lump. Ang isang levadura, pag hinalo mo yan, pati iba madadamay. Okay? So, ganun po yun. Eh, basta anak ko yun eh. Kapatid, kaibigan ko yun. Kanina ko ba susunod? Okay? Hindi, mga ate nito, kaya alayin ko na kamusta eh. Kamusta yung ate mo? Pag hindi na sila nag-church, hindi ka na mag-church. Bagay, hindi pa rin pala to-baptize na. Nata pa. Kunwari, si DM ba? Matiwalag si DM. Matin ka pa ba? Eh, si? Nasa na pala yung dalawa? Juliana? Sakit? Hindi lang sumama. Ha? Hindi sumama si Yesha. Bakit daw? Birthday lang niya. Yan po yan ha. So nakakahawa yan. So ngayon, huwag nyo sabihin ito. May nakinig rin kasi ako dati sa church. Pag may sinabi yung pastor against niya sa kaibigan niya, patay. Ang kalaban ngayon si pastor. Tama ba yun? Yung iba again, naiintindihan natin na hindi sila naiintindihan yung pastor. Kaya inaalalayan natin unti-unti. Okay na si pastor mapahiya, okay na si pastor mapagsabihan ng masama. Hindi okay yun, pero ina-absorb natin yan. Amen? So, ganun yun. So, kahit kayo, ayaw niyong isama sa inyo yung mga nakakasama sa inyo. Okay? Purge out therefore. Kung nakakasama yan, pag sabing purge, alam niya, di ba? Pulga. Sinong pinulga na dito? Ako, hindi ko maalala kung pinulga ako eh. Pero ata, di ba? No, kailangan talaga yun eh. Dati na uso yun. Sa panahon namin nga eh. Ganon? Sa public? Pera-pera na naman yun eh. Bulate. Eh, talagang may bulate sa chan. Yung pwedeng, pagsawa na yun, okay. So, ano yung pinupulga? Kayo, napulga na kayo? Diba? Nalilinis, okay? So, kailangan linisin yung mga malinis, manatili, pero yung madumi, gusto nating mawala. So, ganun din sa church. Kaya, huwag kayong manghihinayang pag pinulga. Again, pag-iisipan naman natin ang gusto yan. Amen? Gapay natin pag may tinawalag. Or, kahit minsan may sinabi lang masama si pastor. Katulad nung ano, si Bad. Ganyan yun eh. Ginagawa ni pastor, ibig sabihin, nililinis kayo. Ayaw natin nakita ni, kunwari lang, si Rain, ang kulit. Tapos, okay lang kay pastor. Anong mangyayari? Di okay lang din sa iba. Pero pag may sinabi sa atin, no, Rain! Kamakulit! Anong gagawin ng iba? Ah, mali pala yun. Hindi ko gagayahin. Di ba? So, ganun din. Sa mga suot. Di ba? Yan ang madalas eh. Ay, yung ikli nung ano ni, ano. Ni Mading ah. Ay, mga bata pa yan eh. Pero kahit mga bata po, kasi wala yung magulang nila dito eh. Huwag yung sasanayin kahit mga bata nang maiksi. Ang ganda yung mahaba. Okay lang yun. Pag sinabihan ni pastor ng ganun, utang na loob naman. Di ba? Kampihan mo si pastor kasi sinasabi sa Bible. Okay.
So purge out therefore the old leaven. Anong mangyayari doon? Malilinis tayo that ye may be a new lamp as ye are unleavened. So kung maalala nyo yung batas nila dyan, sobrang talagang ayaw nilang mahaluan. Again, illustration yun ha, para sa mga Israel. Ginagawa nila, okay, hindi kami gagawa ng leavened bread, pero ang sinasabi sa kanila, instruction sa kanila, sa bahay nyo, alisin nyo. Alala nyo, hindi ka pwedeng bumili, huwag ka muna mag-stock. Kasi baka matem ka eh, nalagyan yung ano eh. Diba? So kayong ulit. Makinig lang, kaya nyong intindihin to. Huwag yun ang gawin yan, mading. Wala, wala. Makinig lang. Alam nyo yung libadura? Hindi na kayo nagluluto eh, di ba? Pero may inahalo sa bread para siya umalsa. So sabi, wag! Alisin nyo yan sa bahay nyo. Ganun dapat. So ganun din tayo mga Kristiyano ngayon. Pag may nakakagulo dito, eh pasto, ba't yung mga bata? Bata pa yan eh. Kailangan nyo rin naman ng patience, di ba? Ako, kailangan nyo patience. So, binibigyan natin sila ng pagkakataon na mag-adjust, matuto na sa church pala, agalang-galang yung salita ng Diyos, dapat pakinggan, hindi baliwalain. Okay, so at least na ano nila yan. Sabi dito, for even Christ our Passover is sanctified for us. For even Christ our Passover is sacrificed for us. So, ba't napunta ngayon dun? Medyo, anong nangyari dun? So, sino ba yung dapat mag-sacrifice dito? Sila. Na alisin nga yung kapatid. Hindi. Hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya mawala siya dito. Hindi na rin ako mag-church. May mga ganyan eh. Kailangan, ang Panginoon nga, nag-sacrifice. Ang dalas yan, di ba, sa mga preaching, laging ganon. Kahit sa bahay nyo, ay, hirap na ako mag-aral. Eh, ako nga, nagsakripisyo din, di ba? Di ba, kahit mga magulang nyo. Huwag kayong magsasabi sa nanay, tatay nyo, nahirapan kayo mag-aral. Alam nyo na maririnig nyo, di ba? Gusto mo ikaw magtrabaho. Di ba? Unless yung trabaho ng tatay mo, game, ano, tester na sa ano si Brad. Pero, hindi. Sa trabaho, trabaho yan. Di yan, trabaho yan eh. So, naitindihan ba? Eh, paano pag kaibigan mo talaga? Nagtiwala ka sa judgment ng Diyos. Okay? Last na to. Hindi ka natapos ah. Busin natin to. Therefore, let us keep the feast with an old leaven. Ito na medyo lumalim. Neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity. Ibig sabihin na, ganun. Pag inalis niyo yung mga loko-loko, malilinis kayo. Okay, ganun din, pag nakikinig kayo ng preaching, bakit si pastor, ang tindi ng bibig nito, ang tindi ng dila nito. May mga kailangan tayong tabasin sa inyo. Amen? Pag alam ko kasi yung mga naririnig nyo, kailangan ko tabasin yan. Mga kalokohan na yan, kasi nungalingan. So, pag matinding kasi nungalingan, matindi rin ang pantabas yan. Siyempre, alam nyo na. So, pag kinukupa na ngayon tayo sa unleavened bread na walang alibadura, walang leaven, ano tayo, pure. Ganun ang gusto natin. I wrote to you on a pisel at accompany with fornicator. Yun, medyo masakit yun, di ba? Ay, tindahin ba sa Tagalog? Sinusulatan ko kayo ng mga bagay patungkol sa Diyos. Hindi ko gusto yung mga iba yung nagbabasa, tatawa-tawa. Kasi nga, eh, masama daw yun. Ginagawa nga namin. Ganun yun. Kaya sa church, yung mga malalaking church, ano meron dyan? So, palagi nyo, pure yung mga yan. Karamihan nga dyan, diligtas eh. Pero sa kahit sa atin, maliliit na, ano, kasi inaano natin eh. Inatapyas natin eh. Inatapyas. Mahala kayo dyan. Pero, mas malinis tayo. Amen? At sinasabi lang ni Paul dito, ayoko silang kasama! Mga fornicator. Wicked! Parang ganun sinasabi niya. Ayoko silang kasama. Yet all together with the fornicators of this world and with the covetous or extortioners or with idolaters, for then must ye needs to go out of the world. So sinabi lang niya na hindi ko lang pinag-iinitan tong isang to dahil kilala ko to, dahil ininis ako. Hindi sinabi niya, hindi lang siyang ayoko, pati mga covetous, dinamay niya na. Ano yung covetous? Mga
manginggit, especially pwede yung magnanakaw, covetous, yung mga hindi nag-a-tithe, for example, ganun din yun eh. Covetous, hindi nga sa'yo yan, tapos ayaw mong bigay. Ganun yun. Or, yung mga, yung, yun nga, puro networking, aksi ngayon ang uso eh. Nag-aksi ba dito? Ah, when, aksi nga ba yun? Extortioners, ganun din naman. Basta, regalo ko. Merry Christmas, sinabi na naman ang basi. Kulit, di ba? Extortioner. Idolater, oh, medyo may iba na to. For when, for then, machine needs to go out of door. So, in-explain lang niya, eh, kailangan natin umalis dyan. So, ganun, ibig sabihin sinabi, parehong konsepto lang to, hindi to bago na may pinatalsik tayo dito. Yan ang ginagawa natin, eh, pag nag-piss tayo na masakit, pero totoo, tinatapis din natin sila. Kaya minsan, nakikibalita ako, ba't kaya hindi na umatin? Sige, alam ko na yun, pero tinatanong ko lang para kayo mismo nag-iisip. Alam niyo ba yun? Tsaka kayo din minsan. Ay, kaibigan ko to eh. Natapyas na siya. Uy, sino kayo susunod? Nag-ingat ka na kasi kaibigan mo yun eh. Diba? Kaya tinatanong ko sa inyo yun. So yan. Last. So what have I to do to judge them also that are without? Do not ye judge them that are within. Sa Tagalog, tulad yan, yung mga, alam nyo, sa Facebook, sa mga social media, yung mga tao masyadong, ano, di ba, keyboard warrior. Ganyan ka, ganyan ka, ganyan ka. Yung sabi ni Paul dito, minsan okay lang yun, kasi nga, di ba? Pero kung hinuhusgahan natin ibang tao na nasa labas, hindi naman natin sa church, lalo na yung dapat nasa loob. Kaya kaplastikan nyo pag tayo ay puro, yung mga kulto, mga kulto. Okay, sige, hala tayo. Pasto, may mali dito. May mali din sa loob, pag-usapan natin. Okay? Kasi kailangan husgahan natin yan, may mali eh. Diba? Yung sabi ni Paul dito, kaya katulad nun, ano, si ano yun, kung sino man yun, si Piolo, member Piolo, Paul Nikito, huwag natin paalis. Hindi, dapat tanggalin. Amen? Temporary lang naman yun. Again, kung babalik siya, welcome. Iwanan niya yung kalokohan niya. Amen? Ay, iniwanan niya yung kalokohan niya, welcome kang bumalik. Ganon ang ibig sabihin ng church discipline. At kailangan yung gusto natin siya makabalik din eh. Ngayon, kung hindi talaga ligtas pala, hindi na rin babalik yun. Kasi nagkamali kung anumang dahilan nandito siya dati, ayaw niya na talagang bumalik kasi ganyan pala dyan. Ganyan talaga. Eh na nga oh. Kami sumusunod kami sa Diyos. Kung gusto maghanap ka ng ibang church, doon ka na rin. Amen? Ngayon mo ng rule ng church. And then last, but them that are without God judgeth, therefore put away from among yourselves that wicked. So sinabi lang niya na, okay, ano, convinced na ba kayo? Ah, mayabang kayo? Sinabi niya ng una, tanggalin niyo na yan. Tiwalag niyo na. Tapos nabigay siya na ang katuwiran. Ganon din tayo. Tayo yung bibigay tayo ng katuwiran kung sakali may tiwalag dito. Ba't mo tinanong pasto? Basta! Ayaw ko sa kanya. Hindi ganon. Isa-isayin ko sa inyo yan para convince din kayo. Amen? So, ganon ginawa ni Paul. May dahilan, matama yung judgment niya. Kaya, bandang huli, makikita po natin ito sa 2 Corinthians na maganda yung kwento dito. Pero, ando pala tayo sa 1 Corinthians. So, kaya medyo mabigat. Sa may kasalanan, kailangang i-deal. Amen? So, let's pray. Lord, maraming salamat. Tapos namin ng topic mo to, Lord. We pray na kahit namin dito, Lord, kung paano. Minsan, Panginoon, may nangyayari, reality, Panginoon, may mga sobrang backslidden. At dahil doon, ay pinabayaan nila maraming bagay about you, panalangin, church, fellowship, kung ano may pinabayaan nila, makakarating sila sa kalagayan, Panginoon, di maganda. To the point na nakakahawa sila, so kailangan namin sila itiwalag. Nawa, Panginoon, mga sa amin, Panginoon, ay naitindihan na po namin to. Hindi rin maganda to. Hindi rin comfortable. Hindi rin convenient or hindi rin tumasaya. But kailangan namin gawin. So, maitindihan po namin na kami po sumusunod lang sa inyo. Kailangan namin itong gawin. Kulo na isang halaman na pinaperch din, tinitrim. Panginoon, tulungan mo maintindihan namin. Kung sakaling dumating sa amin to, Lord, kaibigan namin, anak namin,
Matiwalag, Panginoon. Po, magtiwala kami sa inyong judgment. Ito'y kailangan. Bandang huli, ito'y mga pakabuti sa lahat. Including sa amin, kung kami matiwalag, Panginoon, kami madisiplina. Nagkabayan niyo pa rin kami, Panginoon. Ang kaligtasan din nawawala, but mga bagay, Panginoon, na kailangan gawin para for the destruction of the flesh. So, I pray na kami po'y magagabay sa bawat isa. Gamitin niyo po itong mga message na ito, Lord, para kami mahubog, lumago, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.